Hi guys, this is Ivy and welcome to my channel. For today's video, another video tutorial na naman ang gagawin natin. I will show you how to file MAT 1 or maternity notification online sa SSS. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, I invite you to please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell para updated ka kapag may mga bago akong video gaya nito. Without any further ado, let's get started. Kaugnay ng pinakabagong batas na RA 11210 o Expanded Maternity Leave Law, nadagdagan ang leave credits pati na ang benepisyong makukuha natin sa SSS. Dahil mula sa 60 days paid leave para sa normal delivery, sa ngayon ay 105 days na pati ang cesarean section delivery. While additional 15 days paid leave naman para sa mga solo parents bukod sa 105 days na maternity leave. At 60 days leave para sa miscarriage o nakunan na babae. Employed female workers shall receive full pay which consists of SSS maternity benefit and salary differential to be paid by employer. Gagawan ko na lang ng separate na video kung paano ito makompute. By the way guys, sa extended maternity law, may option ang mga mommies na i-extend pa ng 30 days ang kanilang maternity leave. Pero wala na itong bayad. Pero kung may sick leave or vacation leave ka pa, pwede mong i-apply para may bayad ka. Kung gusto nyong mag-extend, kailangan mong i-inform si employer 45 days before matapos ang 105 days leave mo. Sa allocation ng maternity leave credits naman, maaaring mailipat ang 7 araw sa ama ng bata, kasalman o hindi sa nanay, o sa sino mang tatay yung tagapag-alaga o caregiver ng baby, mapababae man o lalaki man ito. Let's say, 105 days ang maternity leave ko. Then gusto kong i-allocate yung 7 days sa ama ng baby ko. Ang matitirang maternity leave na lang sa akin ay 98 days at iyon na lamang din ang babayaran sa akin ng SSS. Kapag ibinigay naman sa tatay ang 7 araw na maternity leave, dadagdag ito sa 7 days paternity leave sa nakasaad na RA 8187 ng 1996. Ngunit, ipagkakaloob lamang itong Paternity Leave Act na ito kapag kasal ang tatay sa ina ng bata. No need to apply na sa SSS kundi sa kanyang employer lang as part of the paternity leave. As employee, kailangan mong abisuhan ang employer mo kapag gusto mong i-allocate ang 7 days sa child's father or alternative caregiver. And now, ituturo ko naman sa inyo ang step by step kung paano mag-file ng MAT 1 or maternity notification online. Pumunta sa SSS website, this time employer guide ang ipapakita ko. Almost same lang naman din sa procedure ng individual member, kaya panoorin mo na rin. Click employer. Then, enter the user ID and password for employer account. Click, I am not a robot. Proceed to e-services. Select, submit maternity notification employer. So, ito yung tinatawag na MAT 1. Now, supply the required and applicable information of the employee member. Enter the SSS number. Input the expected date of delivery or EDD base sa ultrasound report niya. Then, kung may allocation si mother, just enter the details. Kung wala naman, i-click ang employee wants to avail the full SSS maternity benefit. Click add. So, may notification tayong makikita dito sa itaas na new record successfully added. At may summary report din sa ibaba kung para kanino yung MAT 1 report.
Double check the details, SSS number, name ko, at kung kailan ang EDD ko. Yes po mga ma'am, sir. Para po sa akin itong matuan na pinadaan ko sa employer account. Kung tama naman ang lahat ng details, click submit list. Here we go! Nakapag-filed na tayo ng MAT-1. Next, i-print natin itong Employer Maternity Notification for filing. As individual member, i-double check natin sa SSS portal natin kung nag-reflect na ba yung MAT-1 na ni-report ni employer. Go to SSS website, select member, then enter the username and password, click I am not a robot, and submit. For now, kailangan ko na namang mag-change ng password kasi every 3 months, nire-required talaga ni SSS na mag-change ng password. I-enter ang current password, then enter the new password. Click change. Ayan, naset na yung new password ko. Proceed na tayo sa inquiry. Select sickness or maternity. Select sickness maternity claim info. Click maternity notification. Here we go! Ito na yung MAT-1 ko na inireport ni employer at ang status ay accepted. Para naman sa MAT-2 or maternity reimbursement, gagawan ko na lang ng separate na video tutorial yon at gagawan ko na rin kayo ng video tutorial kung paano i-compute ang maternity benefit. Kailan nga ba dapat ibigay ang maternity benefits? Para sa employed member, ang benefits ay dapat i-advance sa employee ng buo sa loob ng 30 days upon filing of the maternity leave application. Babayaran naman ng SSS ang employer ng kabuuang halaga ng maternity benefits na natanggap ng employee. Para naman sa mga voluntary member or self-employed, ang benefits nila ay direktang ibabayad ng buo sa personal account nila from SSS once na nakapag-filed at approved ng SSS ang MAT-2 nila. Sana nakatulong itong video topic natin today. And don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Also, kindly hit the notification bell para updated kayo kapag may mga bago akong video na upload. Thank you and God bless everyone.